as of the 21st of this month. I sign proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. September 21, taong 1972, idineklara ng Pangulong Ferdinand Marcos ang pagsasailalim ng Pilipinas sa martial law. Mahigit isang dekada ang mga utos ni Marcos ang siyang naging batas sa bansa. Ito na marahil ang isa sa pinakamasalimuot na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya naman makalipas ang 45 taon, hindi pa rin nakalilimutan ang ilang mga Pilipinong lubos na naapektuhan sa naganap na martial law. Ngayon ay lumalaban! Higit isang taon nang namumuno ang Pangulong Rodrigo Duterte sa bayan. Sa unang taon niya, idineklara ang September 21 bilang National Day of Protest dahil sa malawakang kilos protesta na isasagawa alinsunod sa makasaysayang martial law. Sa mahigit isang taong pamumuno, masasabi na umanong marami ang pagkakapareho ng dating Pangulong Marcos at ang kasalukuyang si Duterte. Si Duterte, unti-unting ibinabalik ang kalabastanganan sa mamayan. Ibinabalik ang kaluluwa ni Marcos. Binuhusan ng gas, sinilaban. Ang simbolo ng galit ng mamamayan sa pasistang diktador, sa pasistang rehimen ng US Duterte. At mano-manong sinira. Hanggang sa maging abo ang cube na sumisimbolo umano ng kasakiman at karahasan na dinaranas ng ilang mga Pilipino sa Administrasyon Duterte. Higit naman ng kanyang mga taga-suporta, sa higit isang taong panunugulan, maayos at tama lamang ang pamamalakad ni Duterte sa Pilipinas. Gaya ng kay Marcos noon, mahigpit ngunit para lamang umano ito sa ikabubuti ng mga Pilipino. Sabi ng Pangulong Marcos, I will build a strong house. Sinabi niya kay Madam Marcos, make it a home. So pinagpatuloy po ni Duterte ng development Luzon, Visayas, Mindanao. June 30, 2016, naluklok sa pwesto ang dating mayor ng lungsod ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte bilang bagong presidente ng Pilipinas. Sa resulta noong presidential elections 2016, nanguna si Pangulong Duterte sa may pinakamaraming boto na umabot sa higit 16 milyon. Isa si Ginang Maria Teresa Britanico sa milyon-milyong bumoto kay Presidente Rodrigo Duterte. Ngunit tila binabawi niya na ito pagkaraan ng isang taong pamamahala ng Administrasyon Duterte. After a year, mula dun sa mga pinangako niya, wala na lang talaga natupad. At higit sa lahat, yung mga policies, yung economic, kanyang mga political policies, anti-war. At meron mga changes ay magbabarya lang. May ilan namang hindi ginamit ang kanilang makapangyarihang boto. Nung nakaraang election, gaya ng mga previous presidential elections, hindi ako nagtanong sa inyo lahat ng mga choices na binigay sa atin. Artista ng bayan. Nagdagdag ng pahayag si Dr. Jean Nisperos tungkol sa pangulo. Nagsimula siya nang maayos. Nakakaiba siya dun sa dating mga trapong naging pangulo. Kaya umasa ang taong bayan kahit hindi yung bumoto sa kanya. Ang may pagbabago siya. Kasi karamihan ang ginawa niya, sinabi niya na unang buwan ng pagnunulan niya, pinaligtad niya ang pinawin niya. Kaya ako sumama dito kasi naniniwala ako na kung hindi siya mapipigilan, tutuloy-tuloy siya maging diktador ng Golden Hours. Ang dami ng mga pamantayan, ang dami ng telltale signs na nagsasabing hindi lang siya maging katulad ni Marcos na ina-idolize niya, kundi maaaring mas maging masahol pa siya. Tapos na ang unang taon ng panunungkulan ng Pangulong Duterte at ang natitirang 5 taon ay naghihintay pa at punong-puno ng pag-asa. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito ang ACTV News.
Kasabay ng pagdiriwang ng 45th anibersaryo ng martial law, sabay-sabay ding nagsagawa ng mga kilos protesta ang mga sumusuporta at kumukontra sa Administrasyong Duterte. Panawagan ng mga kumukontra sa administrasyon, itigil na ang mga patayan sa kampanya kontra droga at wakasan na ang batas militar sa Mindanao. Ang gusto naman ng mga sumusuporta sa Pangulo, kapayapaan at kasaganaan sa buong bansa. Nagtipon-tipon ang mga grupo ng militante kasama ang LUMAD na pinangunahan ng grupong Sandugo at isinigawa ang decentralized mass apps. Pagdating ng University of Santo Tomas, unti-unting nagsidatingan ang iba pang militante galing sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Kanilang nasakop ang kalsada ng Espanya patungo Mendiola. May effigy pa sila na ginawa na may mukha ni Pangulong Duterte, Adolf Hitler at dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung may kilos protesta ang mga kontra-administrasyon, nagtipon-tipon din sa Central Market sa may Quezon Boulevard sa may Santa Cruz, Maynila, ang leader ng Independencia Group na taga-suporta ng Pangulo. Habang ang mga taga-suporta ng Administrasyong Duterte ay nagtipon-tipon, isinigaw nila ang mga magagandang ginawa ng Pangulong Duterte sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa kasagsagan ng programa ng mga militante, binisita sila ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa upang tiyakin ang seguridad ng mga nagpoprotesta. Iba't ibang grupo ng mga taga-suporta ng administrasyon na nanggaling pa sa iba't ibang panig ng Metro Manila ang nakiisa sa National Day of Protest. Sila ay nakiisa dahil naniniwala silang kayang baguhin ni Pangulong Duterte ang ani nilay sistemang bulok noon. Natapos ang programa ng malawakang kilos protesta ng dalawang magkaibang panig ng mapayapa at naipahayag ang kani-kanilang mga saloobin para sa Administrasyong Duterte. Nagtipon ang mga taga-suporta ng Administrasyong Duterte sa Liwasang Bonifacio, kasabay na rin ang paggunita ng 45 taong nakalipas magmula noong maideklara ang martial law sa pamamahalan ng dating Pangulo Marcos sa Pilipinas. Habang ang ibang mga taga-suporta ng Administrasyong Duterte ay nagsagawa ng peaceful protest sa Plaza Miranda at Mendiola Peace Arch upang magbigay ng suporta at magpakita ng pagmamahal sa ating presidente. This is a free will, no? Itong event na to, free will to. Walang ano rito, walang programa talaga. Ang ano rito is kung mahal mo bayan mo, nandito ka, sasama ka at susuporta. Ito'y pagpapakita lamang na nakararami ang natutuwa sa nangyayari at iilan lang yung umangawa. Karamihan sa mga dumalo ay nanggaling sa iba't ibang lugar upang makiisa sa pagtitipon-tipon. Ilan rito ay taga Caloocan, Valenzuela, Olongapo, Bulacan at iba pang taga-suporta na nanggaling sa iba't ibang lugar. Nagkaroon din ng Presidential Complaint Desk na kung saan maaring idulog ang mga reklamo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno o kakulangan sa serbisyong natatanggap ng mga mamamayan. Tiniyak naman nila na ang mga reklamo ay dediretso sa Presidential Action Center. Dagdag pa nito ang paghahandog nila ng Duterte's Kitchen na kung saan may libreng lugaw para sa mga dumalo. Ang
ang alam yes po, kaya Tirahin natin siya madam. Kasama mo ko. Ang pagkaroon ng pagkaroon ng pagkaroon. Ang pagkaroon ng pagkaroon. Ang pagkaroon po ang korupsyon. Masupo ang pangabuso sa lahat. Lalo-lalo na ang mga patay. Ang presidente ng mga patay na walang kalaban. Dagdag pa ng mga nag-organisa, wala daw ni singkong butas na nilaan ang gobyerno para sa programang ito. Duterteng militante sa Mindoro, tumuligsa sa pagbabalik ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law dito sa ating bansa. Kasabay rin ito ang pagtuligsa nila sa extrajudicial killings. Kasama sa mga tumuligsa ang mga lumad na nanggaling pa sa Mindanao. The US directed the counterinsurgency. Kaya kami na nabay mo sa Mindanao pupunta dito sa Kaminilaan para ipaabot sa kay Duterte na yung pag-implement yan ng martial law doon sa amin ay walang kabuluhan, ganun. At wala pa yung martial law noon sa Mindanao. Pinaslangit yung mga leader namin Marami ang naging aktibidad sa pagpuprotestang ito. May mga kumanta, sumayaw, may mga nagsadulapan ng sapilitang pagpatay sa mga pinaghihinala ang drug suspects. At kasabay nito ay ang pagbibigay ng panayam ng isa sa mga nakaranas ng martial law noong 1972. Sa mga kabataan na ginahis, pinatay, nawala hanggang sa ngayon, hindi pa napapalitaw. Laging maging alerto sapagkat dapat hindi natin payagan muli ang isang diktador sa Pilipinas. Kung magpaparoon man, dapat magkaisang Pilipino na alisin ang isang diktador. Hindi natin kailangan isang diktador. Ako'y nakaranas sa panahon ng diktador Marcos. Hirap na hirap kami lahat. Ako'y na-torture, na-electric. Winakasan nila ang kanilang rally sa pamamagitan ng pagsunog ng FVG nila Duterte at Marcos kasama ang litrato ni Hitler at ng isang tuta bilang pagpapakita ng hindi nila pagsang-ayon sa extrajudicial killing at lalo na sa pagbabalik ng martial law sa ating bansa. Sinabayan naman ng mga demonstrador ang pagsunog sa imahe sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot dito habang winawagayway nila ang kanike nilang bandera. Isa sa mga panahon na naganap ang mga kahindik-hindik na krimen sa kaysaysayan ng bansa. Pinirmahan ni Pangulong Marcos ang Proclamation 1081 na nagdedeklara ng martial law sa buong Pilipinas dahil sa banta ng komunismo at ang planong pag-ambush sa dating defense minister na si Juan Ponce Enrile.
Bukod sa Proclamation 1081, naglabas din si Marcos ng General Orders na nagpapatibay ng panunungkulan ng martial law. Ang pagpapatigil ng operasyon ng mga mamahayag, pagsasagawa ng curfew at ang paghuli sa mga tauhan na hindi sumusunod sa mga utos ng Pangulo ay ilan lamang sa laman ng General Orders at Letters of Instructions na ipinatupad. Ayon sa datos ng Amnesty International, 70,000 ang nakulong, 34,000 ang tinorture, at nasa 3,240 naman ang pinatay. 75,000 naman ang naitalang kaso ng human rights violations noong martial law ayon sa Human Rights Claim Board. Ilan sa mga pagpapahirap na ginawa ay ang rape, pangunguryente, salvage, massacre, water cure, at pananakal. Napapagsak si Pangulong Marcos sa pamamagitan ng 1986 Revolution o mas kilalang People Power Revolution na isinagawa 5 taon ang makalipas matapos ang martial law. Nagkaroon ng panibagong konstitusyon o mas kilala bilang 1987 Constitution na ipinroklama ni Pangulong Corazon Aquino. Nakasaad sa Article 7, Section 18 ng 1987 Constitution na maaari lamang magdeklara ng batas militar ang Pangulo sa buong Pilipinas o sa ibang bahagi ng bansa kung mayroong pananakop o rebelyon. Sa ilalim naman ng Article 3, Section 1, nakasaad na walang sinuman ang dapat pagkaitan ng buhay, kalayaan o ari-arian ng walang due process of law ni tanggihan ng patas na proteksyon ng batas. Ilan lamang yan sa mga batas na pilit na ipinaglalaban ng iba't ibang grupo at organisasyon sa paggunita ng martial law noong September 21. Ngayong araw, hindi lamang po natin ginugunita ang pagdeklara ng batas militar ng pasistang si Ferdinand Marcos. Ngayon po ang pambansang Minoria ay taus-puso po lumalaban sa martial law ni Presidente Rodrigo Duterte. Hindi po kami patatalo sa kanyang pasistang rehimen sa ngayon. Sa atin pong mga kamay ang pagbabago ng sistema ng ating bansa. Ngayong araw, ginamit natin ang pagkakataong ito bilang panahon para kalampagin yung ating mga konsensya, kalampagin ang ating mga memorya. Tandaan natin na napakaraming paglabag sa karapatang tao ang nangyari noong panahon. Napakaraming ninahakaw ng mga pamilyang Marcos at kanyang crony mula sa ating mga mamamayan. Sa kabila ng ganung panawagan ng gobyerno na ang dami-dami niyang ginagawang mga paraan para mapigil yung pagpoprotest ng mga tao, ay talagang makita pa rin natin na talagang lalong tumitindi yung paglaban ng mga mamamayan. Dahil nga, kung saan na natin yung sistema sa ating lingkungan, at kung saan no, yung mga nagahari-uri, sila pa rin yung nakikinabang sa ganitong estado, at yung mga mamamayan ay talagang pinagsasamantalahan ng ganitong sistema. Araw na ito, 45 taon ng paggugunita ng pagdeklara ng batas militar ng diktadurya ay araw ng pagkilos ng mamamayan para ibigyan pagpapahalaga ang kalayaan, demokrasya at karapatang pantao. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga mamamayan, tulad ng ginawa noong People Power Revolution at sa kasalukuyang panahon, mabibigyan natin ng lakas at tibay ang kasaysayan ng pakikibaka ng mamamayan. At habang hinaharap natin ang mga kasalukuyang mga suliranin, tiwala tayo, may pag-asa sa tagumpay ng mamamayan. Sang-ayon o hindi sang-ayon sa pamamahala ng ating gobyerno, ang makasaysayang araw na ito ay mananatili sa puso't isipan ng maraming Pilipino.
We have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Hindi makakalimutan ng mga Pilipino ang araw na huli nilang nasilayan ang liwanag ng kalayaan. Kung saan, sa pagsapit ng dilim, wala nang sino man ang may karapatang makakita ng liwanag ng buwan. Ako rin ay isang political prisoner ng panahon ng martial law at ito ang kadahilanan kung bakit nakikisama ako sa mga aktibidad ngayong September 21 bilang paggunita at hindi pagdiriwang sa karanasan ng ating bansa sa martial law. Ang ibala ko kasi, palaging pang madaling araw, dumarating yung Metrocom. Pero noon, pag sinabing Metrocom, pinagsaan nila ang kwenta ng pulis at pinta. Pinapalaro sila lahat ng tao, lahat ng lalaki, nga pa upo sa plaza. At ang hinahanap nila, mahahaba ang buo. Hindi na nakakalito ang mga aktivista dahil sa pagtatagod. Sino nga ba ang makakalimot ng mga panahong maski mag-aral ng matiwasay ay pinagkakait sa estudyanteng kaslit? Siguro na pero nag-aaral ko naman. Pero kasiyamahan din ako sa aking mga ito, sa mga kapag-aral ko, mga estudyante, mga teacher, o nabahan ko sa ito. So nakakatakot ko yung andyan yung katabi ng mungkay. Pag hindi kayo ka magsalita, kasama ng mga ninyo. Andyan yung mga ito, yung baril sa sa ina, andyan yung nilatanggal ng ngipin, kasama ang lahat, sinasok nila, mamuhubog, nananang ko yun. Pasalamat ako kasi hindi ako iniwan sa mag-aral ng araw. Paulit-ulit na pasakit, ayaw nang maulit ng mga kabataang kalayaan at kapayapaan ang hangad. Iko-compare mo ngayon, kaya mo mag-draw ng mga parallels between sa martial law ni Marcos at sa martial law ni Digong. Pero kung titingnan naman natin rin ang trend ni Digong, for example, yung mga policies niya, yung war against drugs, yung war against terrorism, yung war against corruption, yung mag-silence niya ng mga opposition, silence niya ng opposition at mga detractors niya, there is a possibility and there is already a material basis kung bakit pwede nga talaga siya mag-dictate ng martial law. Kasi sinasabi naman namin na ang war against drugs, yung war against terrorism niya, yung train niyang tax law, tsaka yung PUV phase out niya, all of these are creeping signs of an authoritarian rule. So, in all the purposes talaga, palapit ang palapit, ready na talaga siya. Kasi, ginagawa naman niya talaga is to prepare para makapag-deklara siya ng martial law dito sa Pilipinas. Nakatatanda na ang nagsabi. Bakas ng kahapon na kanilang kinalilimutan ay tila ba'y bumabalik. Ay kita namin na parang nauulit yung mga karanasan ng panahon ng martial law. Kasi unang-una, kung titignan natin yung panahon ni Marcos, nag-anap yung patayan. Ay kita natin na ngayon to kay Duterte. Kaya ito, hindi lang ito pag-commemorate, kundi pag-kundi na rin dun sa binabalak ni Duterte na pagbabalik ng martial law. Kung rehimen na to, hindi pananakot, atik siya sa dugo ng mamamayan, problema ay war on drugs. Pero drugs ang problema, hindi naman yung mamamayan, pero ang pinapatay niya ang mga maliliit na tao. Kaya nakikita natin na yung anino ng martial law ni Marcos ay inuulit ni Duterte. Sa Luzon, Visayas, wala pa formaling martial law, pero nagaganap na ang ilang mga pangyayari na ganito na rin ang nangyayari ng panahon ng martial law tulad ng extrajudicial killings. Sa katunayan, mas maraming killings ngayon kaysa sa buong panahon ng martial law. Pero ang pagkakapareho nun, wala nang due process. Parang pag pinaghinalaan ka, patay na lang. Ano? Nung panahon ng martial law, pag pinaghinalaan ka, kulong ka kaagad. Patunayan mo na lang na ikaw ay innocent. Sa kaso ko nun, nakulong ako ng isang taon, pero nagtuloy-tuloy ang kaso ng I think tatlo pang taon at pagkatapos ng tatlong taon, doon sinabi ng korte na ako'y walang kasalanan.
So paano na yun nangyaring isang taong nabilanggo, parang, oops, sorry, nagkamali ganun. So ito ang ayaw nating mangyari. Nakikita nilang dumidilim na naman ang panahon. Gera kontra droga! Salot patista! Sino ang terorista? Ang US! Duterte! Mga bagay na ba yung sinasagawa, hindi lamang upang alalahanin ang pagdeklara ng martial law 45 taon ng nakakaraan, hindi upang ipabatid din sa mga estudyante ang mga karahasan at kabayanihang nangyari noong panahon ng diktadura, upang ipamulat sa kanila ang kahalagahan ng pagtindig laban sa opresyon at laban sa pagyapak sa mga batayang karapatang pagpapa. Sinirma tayo ng kasaysayan. Narito tayo sa pagitan ng pamimili kung ano ang dapat iukit sa bagong kasaysayan.